Ang pangarap ko para sa Diocese ng Malolos ay isang sambayanan ng Diyos na nagkakaisa ang mga pari at ang sambayanan. Ang pangarap namin sa diocese siguro maging archdiocese. Ang matagal ko ng pangarap talaga sa Diocese ng Malolos, yung manarawan dito pa yung isang simbahan talaga na isang pamayanan, hindi isang institution lang. Upang lalong mapaglingkuran at marating yung mga tao dahil ang diocese ay isa sa mga malalaking diocese. At ang ating pangarap ay ito lamang, simple-simple. Magkaisa ang mga pari sa pamamalakad ng obispo at makaisa ng mga pari ang sambayan ng Kristiyan. Tahanan ng kapuspalad, kandungan ng kabanalan. Sa ganitong paraan, mailalarawan ang hinirang na simbahan na siya ring nagsilang sa unang republikang tanda ng kagitingan, sisidlan ng lahing dakila ang pamimintuho sa bayan. Itinatag na si Kristo ang buos parati at patuloy sa Diyos, ito ang ating Diyosesis ng Malolos. Kilala ang Bulacan sa maraming bagay, mula sa kaniyang kagitingan at himagsikan, hanggang sa kaniyang matulaing kultura at husay sa iba't ibang larangan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, sinasalamin din ng Bulacan ang pagiging isang tahanan para sa mga kapuspalad at kandungan ng kabanalan sa pamamagitan ng kaniyang diocesis. Sa mismong loob ng diocesis, buhay ang buong simbahan. Pinamumuluan ito ng isang obispo, kasama niya bilang mga katuwang niya, ang mga kaparian. No? May iba't ibang mga parokya at iba't ibang mga komunidad na pinaglilingkuran ang mga pari ito sa ngalan ng obispo. At ang mga mananampalataya ay nabubuo dahil sa paglilingkod ng obispo at mga pari. Bago maging isang ganap na diocesis, ang Bulacan at ang mga simbahang nakapaloob rito ay bahagi lamang ng Archdiocese of Manila. Subalit dahil sa kalakihan ng lalawigan, minarapat ni Santo Papa Juan 23 na gumawa ng isang desisyong magpapabago ng kapalaran ng lalawigan ng Bulacan. Hiniwalay ang Bulacan mula sa Archdiocesis ng Maynila para makabuo ng sariling diocesis. Dati nga, nung panahon ng mga Kastila, isa na ang diocesis, buong Archdiocese of Manila. O, tapos, pumasok ng Cebu, Nueva Segovia, Nueva Cáceres, nahiwalay. So, kaya hindi po pwedeng maging isang napakalawak lang. Siguro for pastoral effectivity, no? Saka management ng population, dapat na ihiwalay. No? At doon nga nabuo yung iba-ibang mga local churches o mga dioceses na dating nabibilang sa Diocese of Archdiocese of Manila. Sa pagkakatalaga, bilang isang ganap na diocesis, ang Malolos bilang suprano ng Archdiocesis ng Maynila ay kinandili ng apat na hirang na obispo na sila lubhang kagalang-galang Manuel del Rosario, Cirilo Almario,
Rolando Triaterona at Jose Oliveros. Sa kanilang pamumuno, higit na umuspong at lumalim ang pananampalataya ng mga taga-Bulacan at mga dumarayo rito. May tatlong malalaking pamana ang mga naunang obispo. Sa buong mundo, mayroon lamang 1,757 basilica minore, samantalang sa Pilipinas, mayroon lamang 15 basilica minore at mapalad ang Diyosesis ng Malolos sapagkat tayo ang isa sa 15 ito. Sa katunayay ng ito'y i-apply natin ay tinanong, ano ang masasabi ninyo bakit ito kailangan gawing basilica minore? At ang sabi natin, ang marubdob na debosyon ng mga tao at ang talagang pruweba nito ay ang napakaraming pari at bokasyon dito sa ating diocese. Yun ang una. Pangalawa ay yung dalawang tanda na makikita nyo sa gilid ng ating santuario sa katedral. Ito yung tinatawag na umbrakulum at tintinabulum. Yung parang payong doon at yung kampana na tanda ng pagiging isang basilica minore. Bukod sa pagtatalaga sa katedral bilang isang minor basilica, binayayaan din ito ng Santo Papa ng maraming pambansa at pandiyosesis na dambana. May 5 pandiyosesis na dambana at ito ang Diocesan Shrine of Nuestra Senora de la Immaculada Concepción de Salambao sa San Pascual Bailon Parish sa Ubando. Ang Diocesan Shrine of Mahal na Poon ng Cruz sa Wawa ng St. Martin of Tours Parish sa Bukawi. Ang Diocesan Shrine and Parish of Sagrado Corazon de Jesus sa San Rafael, ang Diocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist sa Kalumpit, at ang Diocesan Shrine of Mary, Mother of the Eucharist and Grace, House of Prayer sa Santa Maria. Ang isang national shrine ay pagkilala na hindi na Santo Papa, kundi na kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas na dito ay talagang ipinalaganap ang debosyon sa buong bansa. Ang pinakauna natin is the National Shrine of Fatima sa Valenzuela, the National Shrine of St. Anne sa Buloy, at yung ikatlo, yung National Shrine of the Divine Mercy sa Santa Rosa, Maglao. Isang bagay na napakaganda sa diocese ay ang malalim na pananampalataya ng maraming mga tao na sa matagal na taon ng pagkatatag, after 50 years na nagdiwang ng 2012, patuloy yung paglago ng diocese. At ang yaman nito ay yung kanyang pananampalataya. Kanlungan ng Kabanalan. Dahil sa pananaw at adhikain ng ikalawang obispo na si Reverendo Cirilo Almario, ang diocesis ng Malolos ngayon ay kinikilalang pinakamalaking diocesis sa buong Pilipinas at siya ring tahanan ng humigit sa 200 pari. Maraming bagay na mayroon sa Diocese of Malolos na bukod tangi. Una, tayo pinakamalaking diocesis sa buong Pilipinas. Siyempre, hindi kasama dito yung mga archdioceses at pinakamaraming pari at pinakamaraming parokya. Simple lamang noon ang pangarap ng obispo, ang patatagin at hubugin ang pananalig ng mga mananampalataya. So, ang kanyang naging vision ay magkaroon ng sariling major seminary para hindi na tayo makiusap o magmakaawa pa sa ibang seminaryo na tanggapin ang mga seminarista. So, magmula noong 1983, sinimulan yung propedeutic year, no? Tapos unti-unti, no? Binuo niya sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang tatay na gusto niya na masubaybayan ang kanyang mga anak. Tahanan para sa mga kapuspalad. Sa isa sa kanyang mga pahayag ay nabanggit ni Mother Teresa na hindi ang laki ng ating ibinigay ang magiging batayan. Sa halip ay kung gaano ang pag-ibig ng ating inilakip sa ating pagbabahagi. Ang ating diocesis ay buhay na patunay ng nasabing kataga. I always say that when the poor comes to us, for example, a street child or a beggar,
asking for help? Should we say that Jesus loves you, or I will pray for you? Should it not be that we provide a place for them where they can feel the love of God and foster our brotherhood with the poor? And so, with the establishment of the several mission houses in the diocese, we have provided them a home. We welcome the poor in the home, which is the diocese, the church, and the different institutions. Sa bisa ng unang sinodo ay naitatag ang iba't ibang institusyon na kawang gawa ang pundasyon, katulad halimbawa ng mga bahay ampunan, home for the aged, mga rehabilitation centers at marami pa. Kaakibat din ito ang pagtulong ng simbahan sa iba't ibang mga non-government at non-profit organizations. Nandito rin ang lahat ng klase ng bahay ampunan, mula sa matanda, sa bata, sa mga homeless, sa mga drug addict, sa mga sira ang ulo. Sa katunayan ay nung Jubilee Year of Mercy at nagkaroon ng World Congress on the Divine Mercy, ito'y nadalaw ng maraming mga delegado mula rin sa iba't ibang bansa. I always say also that service to the poor is the real authority, and the church should be known by its compassion and mercy to the least of our brethren. It's about time, and it's always an ongoing call for all of us to be sensitive and be always ready to notice and be receptive of the cry of the poor in our midst. They're everywhere. And when we find them, we give them the embracing love of Christ through our persons. Sa ilalim ng ulap, sa gintong silahis isinilang. Ang tamba ng Diyos ang lumalang, Diyos ang luminang. Sa batong si Kristo ang pundasyon, si Kristo ang karangalan. Itinatag ang simbahang, Malolos ang pangalan. Kubli sa kabatiran ng marami sa atin, ang tahanan ng unang republika at tuya ng magiting. Ito rin ang kandungan ng masidhing panalangin, ang lalawigan ay sandigan ng mga banal na simulain. Hinubog ng kabanalan ng mga una mong obispo sa kabutihan ni Del Rosario at pangarap ni Almario, sa pag-ibig ni Tirona at Oliveros na lalong nagpasigasig sa iyo, nakamit mo ang pangako ng kinintuang jubileo. Hindi lamang taal ng kagitingang lubos na sa pagkaalipit karimlay na unang humilagpos, ikaw din ay tanda ng diwang dahil sa Diyos, ikaw ang hinirang na Diyosesis ng Malolos. Ngayon po meron na tayong panlimang obispo ng ating Diyosesis na way patuloy pa na umunlad ang ating pakikibahagi sa mga gawain ng simbahan. Kaya nga sa pagdating ng panlimang obispo, panibagong ama ng Diocese, ay nandun na layunin ng higit na mas malalim at buhay na pananampalataya. Siya ay handog ng Panginoong Diyos sa ating, handog ni Jesus sa ating iglesia, sa ating munting pamayanan dito sa Malolos. We join together as one community, as one family, to make our diocese a home for the very poor that are crying for help. Yung pare, nakalubog sa tao. And yet, yung paglubog niya sa tao ito ay hindi simply being one with them and one of them. Nandoon siya as a leader in the midst of communion. Ano? Siya ang magiging tanda para sa ating lahat na ang ating pagtawag ay isa. O man ay obispo, pari, religyoso, laiko, ano ang tawag? Pating banal. I bet it will be
a renewal for all of us in terms of our faith experience. Kasama natin si Jesus sa paglalakbay. At kung kasama natin si Jesus, kaya nating harapin ang anumang mga bagay. Tahanan ng kapuspalad, kanlungan ng kabanalan. Magalak ka at bagtiwang aking sambayanan. Magpatuloy ka sa iyong paglilingkod sa Diyos, sapagkat ikaw ang hinirang kong Diyosesis ng Malolos.